Magandang araw mga bata at sa inyong mga kasama sa bahay. Narito na naman po ako, si Teacher Diana Lynn, para samahan kayo para sa ating panibagong aralin. Pag-aaralan natin ngayon ang asignaturang Aralin Panlipunan. Tayo ngayon ay nasa Quarter 1, Week 8 o nasa huling linggo. Pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pangarap ko, ipagmamalaki ko. Sabihin mo nga, pangarap ko, ipagmamalaki ko. Okay, para sa ating layunin, pagkatapos ng aralin ito, inaasahang may pagmamalaki mo ang sariling pangarap o ninanais sa pamamagitan ng mga malikhaing pamamaraan. Okay, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang aralin. Tingnan ko nga kung inyo pang natatandaan ito. Okay, para malaman kung ang inyong pinag-aralan ay talaga namang inyong natatandaan pa. Okay, ilalagay natin at papakita natin ang check. Okay, check kapag tama at X kapag mali. Okay, ulit, check, pakita ang ganito. Pag tama at X, ganito na lang. X kung hindi tama. Okay, number one, maaari nating maihambing ang ating karanasan sa karanasan ng ibang tao sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga pagkakatulad at pagkakaiba nito. Yan ba ay check, tama, o X, mali? Okay, taas nyo nga ang yung sagot. At ang tamang sagot ay check, tama. Nakatama ka ba? Okay, kung tama ka, very good. Number two. Bawat isa sa atin ay may kani-kanyang karanasan sa buhay. Yan ba ay check, tama, o X, mali? Okay, ito ay tama, check. Tingnan natin ang susunod. Nararapat lamang na igalang natin ang karanasan ng bawat isa. Yan ba ay check, tama, o X, mali? At ang tamang sagot ay check, tama. Dapat nating igalang ang karanasan ng bawat isa. Okay? Sumunod naman. Paghihinuha ang tawag sa mga pagkakaiba ng mga nagaganap sa buhay ng isang bata. Yan ba ay check, tama, o X, mali? At ang tamang sagot ay X, dahil ito ay ang paghihinuha ay matalinong panghuhula. Okay. At ayang tawag naman sa pagkakaiba ng mga naganap ng sa buhay ng tao ay hindi paghihinuha. Okay. Sunod, pagbabago ang tawag sa mga bagay na nananatili sa buhay ng isang bata. Okay, yan ba ay check, tama, o X, mali? At ang tamang sagot ay X, mali yan. Okay. O, ilan na nakuha mong tamang sagot? Okay. O, ganito, itap mo yung sarili mo. O, yan, dahil nakatama ka. Okay? O, tingnan natin ang larawan. Kilala mo ba siya? O, ang nakalagay dyan siya ay si Manny Pacquiao. Kilala mo ba si Manny Pacquiao? Okay. Siya ay isang senador. Very good. Pero, bago siya naging isang senador, alam mo ba kung ano ang trabaho niya? Siya ay isang boksingero. Siya ay isang sikat na boksingero na talaga namang
kilala sa buong mundo. Okay? Pero siya ay nagumpisa sa siya ay hindi agad mayaman. Siya ay isang mahirap. Siya ay nagsikap sa pamamagitan ng pagbo-boxing, kaya siya ay umunlad ang kanyang buhay. Okay. Gusto niyo bang tularan ang kanyang ginawa? Gusto niyo bang yumaman katulad niya? Okay, ano ang kailangan mong gawin? Sige. Okay, sumunod naman. Kilala mo ba si Laika Gairanod? Kung hindi mo pa siya kilala, siya ang kauna-unahang nanalo sa The Voice Kids. Ayan, no? Ayan po ang kanyang winning moment. Okay, may hawak siyang trophy ng The Voice Kids. Okay. Siya ay isa ring mahirap na bata. Pero nagsikap siya na mag-practice na sa kanyang kakayahan at sumali siya sa paligsahan. Kung kaya naman, umunlad ang kanilang buhay. Ang pangarap niya kasi magkaroon sila ng sariling bahay. At sa pamamagitan ng contest na sinalihan niya, ay naisakatuparan niya ang kanilang pangarap o ang kanyang pangarap na magkaroon ng bahay para sa kanyang pamilya. Kahit na merong hindi naniniwala sa kanyang talento na siya ang mananalo o hindi siya o pinupulaan siya dahil siya ay mahirap, pero nagsikap pa rin siya kahit na ganun. Okay? Anong magandang katangian ni Laika Gairanod ang gusto mong gayahin? Okay. Alright. Siya naman ay si Isko Moreno. Nakikita mo ba siya sa TV? Okay. Ano ba ang trabaho niya? Siya ay ang mayor ng Maynila. Okay. Pero bago siya naging isang mayor, siya ay mahirap din na tao. Pero siya ay mayroong pangarap at siya ay nagsikap para maabot niya ito. At ngayon, nakikita natin siya na talaga namang isang matagumpay na tao. At nagsisilbi sa bayan sa pamamagitan ng pagiging lingkod bayan na isang mayor. Kayo ba gusto nyo rin maging lingkod ng bayan o public servant? Okay. Maganda rin ang nagsisilbi sa ating bayan. Sa kanya, kahit na siya ay nag-umpisa sa mahirap, marami ding nagsasabi na hindi maganda tungkol sa kanya, pero nagsikap pa rin siya at nag-persevere. Dahil doon, napagtagumpayan niya ang mga pagsubok sa kanya buhay. Gusto niyo rin ba nang maranasan yung katulad niya na magtagumpay? Okay, ano ang kailangan natin gawin sa ating mga pangarap? Okay. Siya naman si Rosel Ambubuyog. Ngayon naman, ay hindi ko na sasabihin ang impormasyon tungkol sa kanya. Pero gusto ko na panoorin niyo ang maikling video tungkol kay Rosel Ambubuyog. Okay?
At meron kayong sasagutin pagkatapos ninyong panoorin ang maikling video tungkol sa kanya. Okay? Biyaya ng Diyos sa tao na masaksihan ang nilikha niyang mundo. Ngunit paano kung dumating ang panahon na dilim na lamang ang iyong makikita? Nawalan po ako ng paningin at age 6. Nagkaroon po ako ng allergic reaction sa tinake ko na medicine. So nasunog lahat ng corneas ng mata ko. I suppose the last image na nakita ko would be that of my parents because I was going to bed the night before. Tuluyang mang nawala ang paningin ni Rosel. Lumaki pa rin siyang normal gaya ng ibang bata. It was with God's help that we found Batino Elementary School in Quezon City. Sasama nila yung blind students sa regular students. Pag after ng class, uwian na sila lahat, yung mga kaklase ko. Ako, I had to stay in school kasi meron pa akong extra classes, how to read and write in Braille. Nag-announce sila ng top 10 students sa class. Lumabas number 1 ako sa regular class. It was surprising for me, for my family, kasi hindi namin talaga pinaplano yon. Ngunit hindi natakasan ni Rosel ang mga mapanghusgang mata. The thing that really hurt me back then was narinig ko yung mga parents, especially ng mga ibang honor students, sabi nila, oh, nakachamba lang yan kasi blind yan. Tingnan natin next school year, baka naaawa lang yung teacher, pero next school hindi na pagbibigyan yan. Sa halip na panghinaan ng loob, higit siyang kumapit sa Diyos. I just had to take courage, and if I fail, it's just a matter of doing it again. Pero if I succeed, then I'm actually helping realize whatever greater purpose God had for me. Matapos ang high school, naging scholar si Rosel sa Ateneo de Manila University sa kursong BS Math. At dito, kakaiba ang kanyang naging karanasan. I really enjoyed college kasi doon lang ako naka-encounter ng lahat ng teachers. Hindi nila binigyan pansin yung kapansanan. Nakikita agad nila may ability to, may potential to. Nagtapos si Rosel bilang summa cum laude sa kolehiyo at agad siyang nagtrabaho bilang IT consultant ng isang international company. Sa halip na asikasuhin ang sariling pag-asenso, iba ang pinagugulan ni Rosel ng talino, oras at lakas. Nag-start kami ng parang computer training sessions for the blind. And you'd be surprised kasi yung mga blind na akala mo matagal ng kontento sa trabaho nila, nagmamasahe sila, they earn money and it's a respectable job. Pero nung nalaman nila, ay gusto ko yan, gusto ko mag-aral ng computer, baka pwede na ako makapagtrabaho ng yung sa office talaga. Kasi with technology, you could really bridge the gap between what a blind person, what a disabled person can do and what that person really wants to be. Biyaya ng Diyos sa tao na masaksihan ang mundong kanyang nilikha. Ngunit para sa gaya ni Rosel, higit na biyaya na makita ang buhay, hindi gamit ang mata, kundi gamit ang puso na nagpapamalas ng kabutihan nagmumula sa Diyos. The Lord said, my grace is sufficient for you because it is in your weakness that my power is manifested. When God took away my eyesight, He replaced it with special eyes that can see how beautiful the world is, that will not take for granted the love and support of people around me. And at the same time, an eyesight that can see the responsibility of making a difference. Okay. Biyaya ng Diyos. Sagutin natin. Paano siya nagtagumpay bilang mag-aaral? Okay, ano yung ginawa niya? Siya ay nagsikap na mag-aral. Meron din daw siyang klase pagkatapos ng klase nila, yung special class. Dahil nag-aaral siya tungkol sa pagbasa at pagsulat ng Braille. Yung Braille kasi yung paraan ng pagsulat ng mga blind. Okay. At siya ay nagsikap sa kanyang pag-aaral. Sa katunayan, nung siya ay pumasok sa paaralan, ay naging top 1 siya. Naging honor student siya. At nang siya ay nakapagtapos sa college, ay siya ay naging summa cum laude. Pag sinabing summa cum laude, yun yung
highest honors. Ibig sabihin yun yung pinakamataas na award sa college ng honors. Okay. Ano-ano ang katangian niya na maaari mong tularan? Sabihin mo nga. Okay, madami siyang katangian na maaari mong tularan. Halimbawa narito o isa narito ay ang kanyang pagiging masikap. Dahil nagsikap siya upang matapos niya yung pag-aaral na niya na kahit na siya ay may kapansanan, ay may pagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Dahil nung siya ay pinanganak, hindi naman siya bulag agad. Nagkaroon lang siya, naranasan niya lang na magkaroon ng allergic reaction sa kanyang nainom na na gamot, kaya siya ay nabulag. Pero kahit na ganun, siya ay nagsikap pa rin sa kanyang buhay. At napatunayan niya na kahit na siya ay bulag o blind, ay meron pang ibang magagawa ang mga may kapansanan na katulad niya. Sa katunayan, hindi niya lang inisip ang kanyang sarili, siya ay tumulong pa rin sa ibang mga blind person. Dahil ang kadalasan na trabaho ng mga blind ay, di ba, yung nagmamasahe. Pero nung nagsabi siya ng program tungkol sa computer, ay madami ang may gusto na sumali o maranasan ang ganun. Kasi siya ay isang IT sa isang international na kumpanya. Okay. Meron tayo dito mga letra. Ito ay naka-rumble. Ngayon, gusto kong ayusin niyo ito sa tamang pagkakasunod-sunod. Buuin ninyo ang isang salita gamit ang mga letra na yan. Anong mabubuo nyo salita gamit ang mga letra na yan? Okay, tingnan nga natin. Oh, ano kaya yan kapag ka tumataas? Okay, oh. Ang unang letra ng salitang ito ay letra E. O, may idea na ba kayo? O, tingnan nga natin. O, ang kasunod ay A. Pa. Pa. Ano yun? O, ito na lang yung iisipin nyo ng mga letra. Okay, ang kasunod ay N. Pan. Okay, naisip nyo na ba kung ano ito? Tingnan nga natin kung nakakatama kayo. Ang kasunod ay G, pang. Okay, malapit na. Ang kasunod ay A, panga. Okay, nakukuha nyo na ba yung salita? Tingnan nga natin. Ang kasunod ay R, pangar. Ang kasunod ay A, pangarap. At ang huli ay P. Anong nabuo nating salita? Basahin nyo nga bago ko sabihin. Okay, ito ay pangarap. Sabihin nyo nga ulit, pangarap. Alam nyo ba kung ano yung pangarap? Okay. Ano-ano ang iyong mga pangarap sa buhay? O ano-ano yung mga nais mong mangyari o maganap sa iyong buhay? Halimbawa, gusto mong maging isang guro. Okay, yan ang pangarap mo. Ano pa? Ano-ano, sabi, pag ano-ano,
Yan ay higit pa sa isa ang pangarap mo. O halimbawa, ang pangarap mo o pangarap ko ay magkaroon ng isang magandang bahay. Okay. O ano pa? O ikaw naman, anong pangarap mo? Okay. Mahalaga ba ang may pangarap? Opo, hindi po. Kung opo, very good. Tama yon. Kung hindi naman mahalaga, siyempre, bakit hindi mahalaga? Kasi ang pangarap ang nagsisilbi nating motivation, o pinangahawakan natin para tayo ay magsikap. Okay? Ano sa palagay mo ang dapat gawin upang matupad ang iyong pangarap? O ano-ano bang gagawin natin? Unang-una, anong nasa isip natin? Okay, ang una natin gagawin, tayo ay isipin muna natin kung ano yung pangarap natin. Pagkatapos, gawin natin ang mga bagay upang matupad ang ating pangarap. Magsisikap tayo na makamit ito. Unang-una na ron ay kayo bilang isang mag-aaral ay magsikap muna na mag-aral at makapagtapos na pag-aaral. Sa ganitong paraan, ay maaari mo lang makamit o makamtan na mas madali ang iyong pangarap. Okay? Pero hindi lang yun. Maaari, meron pang ibang paraan para matupad ang iyong pangarap. Okay? O, meron naman ako ditong kwento. Pag meron tayong kwento, susundin niyo muna ang panuntunan sa pakikinig ng kwento. Una, umupo na maayos. Pangalawa, makinig sa ating kwento. Okay, sabihin niyo nga, buksan ang mata, buksan ang tenga, isarado ang bibig. Kasi kailangan nakabukas yung mata natin na kung ano yung sinasabi ni teacher. Nakabukas din ang tenga natin sa ating pakikinig, pero nakasarado ang bibig. At huwag tayo sumabay sa pagsasalita habang nagsasabi ng kwento. Okay, ulitin natin. Buksan ang mata, buksan ang tenga, isarado ang bibig. Okay? O, ang ating kwento ay may pamagat na ang batang masikap. Anong pamagat ng ating kwento? Okay, sabihin mo nga, ang batang masikap. Okay. Ang batang masikap sa akda ni Rosalie P. Rada. Sa isang malayong lugar ay nakatira ang pamilya ni Aini. Mahirap at salat sa maraming bagay ang kanilang pamilya. Kaya sa mura niyang edad ay tumutulong na siya sa kanyang mga magulang. Tumutulong siya sa ibang gawain para gumaan ang pasanin ng kanyang mga magulang. Maging sa pagtatanim sa bukid ay katulong na siya ng kanyang nanay at tatay. Sa kabila ng kanilang kahirapan ay masiyahin at positibo pa ang pananaw ni Aini sa buhay. Hindi nawawala ng pag-asa na balang araw ay magiging maayos at maganda rin ang kanilang buhay. Kaya lagi niyang sinisikap na makapasok sa paaralan. Isang araw, naisipan niyang mamitas ng bunga ng bayabas sa kanilang taniman. Alam ko na! Wika niya
sa kanyang sarili. Itipinda ko ito sa aking mga kaklase para magkapera ako at makabili ako ng mga lapis para sa amin ni Buena. Pagdating ng recess, ipinakita niya ang dalang mga bayabas sa kanyang mga kaibigan at inalok ang mga ito. Agad naman itong binili ng kanya mga kaibigan at mga kaklase, kaya naubos ito kaagad. Tuwang-tuwa si Aimee dahil makakabili na siya ng lapis para sa kanilang magkapatid na hindi na kailangang humingi ng pera sa kanilang mga magulang. Masayang-masaya naman ang mga magulang ni Aimee dahil kahit sa murang edad niya, ay nakagagawa na siya ng paraan para makakuha o makuha niya ang kanyang gusto at kailangan. Okay, naintindihan ba ang ating kwento? Sagutin natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Piliin ang letra ng tamang sagot sa bawat tanong. Okay, bilang isa. Tingnan natin kung talaga nakinig ka, ha? Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Pag sinabi nating pangunahing tauhan, sino yung tao sa kwento na pinakamahalaga? Okay? Ito ang pamimilian. A, Ara. B, Aimee. Or C, Ami. A, Ara. B, Aimee. O C, Ami. Anong sagot mo? A, B, o C. At ang tamang sagot ay ang letrang B, Aimee. Okay. Sumunod, number 2. Saan nakatira ang pamilya ni na Aimee? A, sa isang siyudad. B, naninirahan sa ibang bansa. O C, nakatira sila sa malayong lugar. A, B, o C. Okay? O sabi mo nga ang sagot. At ang tamang sagot ay ang letra C. Tama ka ba? Very good. Number 3. Anong uri ng buhay ang mayroon sila? A, sagana o mayaman? B, mahirap? O salat sa buhay? O C, tama lang? O sakto lang? Okay. A, B, o C. At ang tamang sagot ay ang letra B. Mahirap. Okay, number 4. Ano ang naisipang gawin ni Aimee upang makabili siya ng lapis para sa kanilang magkapatid? A, mamitas ng bunga ng bayabas at ibenta. B, kumuha ng bunga ng santol at ipamigay. O C, mamitas ng bunga ng papaya at itinda sa bayan. A, B, o C. At ang tamang sagot ay ang letra A. Okay, number 5. Sino-sino ang bumili ng bayabas kay Aimee? A, mga kalaro niya. B, ang kanyang mga kapitbahay. O C, mga kaklase at kaibigan. Okay? At ang tamang sagot ay ang letra C. Okay. Nakatama ka ba? Yung ganon, very good. Palakpak mo. Pumalakpak ka kung ilan ang iyong tamang sagot. Okay? Sige nga. Very good. Sumunod naman. Tandaan natin, pangarap ang tawag sa mga bagay na ating ninanais para sa ating sarili. Ito ang mga bagay na nais nating makamit o matupad. Ang bawat bata ay may sariling pangarap. May kailangan kang gawin upang makamit mo ang iyong mga pangarap.
Mahalaga na paunlarin o tuklasin mo ang iyong mga kakayahan. May iba't ibang gawain na maaari mong gawin upang mapaunlad mo ang iyong kakayahan. Una, magsumikap at magtiyaga ka. Pangalawa, maging matatag. Pangatlo, mag-aral kang mabuti. Pang-apat, sundin ang payo ng iyong mga magulang. At panglima, at higit sa lahat, ay magtiwala sa Diyos. Nasa ganitong paraan, ay matutupad mo ang iyong pangarap. Okay? Para sa ating gawain sa pagtuto bilang apat, takpan mo ang iyong mga mata. Kung meron kang panyo, pwede mong gamitin yan. Takpan mo, mag-blindfold ka. Okay. O kaya kung wala naman, ipikit mo ang iyong mga mata. Paganahin ang iyong imahinasyon. Okay, o paganahin mo yung isip mo. Mag-isip ka habang ikaw ay nakapikit o may takip ang iyong mata. Okay. Isipin mo kung ano ang nakikita mong ginagawa mo 20 taon mula ngayon. Okay. Naisip mo na ba? Ano-ano kaya ang mga maaari mong gawin kung 20 taon mula ngayon? Ano bang edad mo ngayon? Kung ikaw ay 6 years old, 20 taon mula ngayon, ikaw ay 26 o 26. Kung ikaw naman ay 7 taon, 27 taon ka sa iyong imahinasyon. Okay. Oh, naisip mo na ba kung ano yung ginagawa mo yon? Okay. Buksan mo ngayon ang iyong mata. Ang gusto ko ngayon, kung ano yung nakita mo o naisip mo na ginagawa mo 20 taon mula ngayon, iguguhit mo. Iguhit ang 5 ginagawa mo. Okay? Iguguhit mo. Tapos, sa ibaba ng iginuhit mo, sumulat ng pangungusap tungkol dito. Isusulat ang iyong sagot sa bond paper. Okay? Gagawin yan sa bond paper. At ilalagay sa ating portfolio folder. Okay? Naintindihan po ba? Okay. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 5. Gumawa ng isang malaking bituin sa bond paper. Okay. Nakita nyo ba yung bituin na yan? Sa bond paper pa rin, magguguhit kayo. Okay. Isulat sa loob ng malaking bituin ang iyong mga pangarap. Okay. Kung kaya mo na madami, maganda yan. Madami kang pangarap. Kung isa lang naman, pwede na rin yan. Okay? Sumunod, sa palibot nito, i-drawing ang 2 mga bagay na nagpapakita ng iyong pangarap. Okay, sa paligid ng guhit na bituin. Halimbawa, sa kaliwa, sa kanan. Okay? Lalagay mo sa paligid niyan ang iyong pangarap. Pagkatapos, sa ilalim ng bituin, i-drawing ang 3 mga dapat mong gawin upang maabot mo ang iyong mga pangarap.
sa ibaba ng bituin na idodrawing ka naman ng tatlo na dapat mong gawin upang maabot ang iyong pangarap. Okay? Pagkatapos ay kulayan mo ang iyong iginusit. Naintindihan po ba? Okay. Pagkatapos, yan ay ilalagay natin bilang portfolio folder. Natutuwa ka sa iyong taglay na mga talento at kakayahan dahil nagagamit mo ito upang matupad mo ang iyong mga pangarap at naisin sa buhay. Nais mong ibahagi at ipagmalaki sa iba ang iyong pangarap upang magsilbing inspirasyon sa kanila. Ano kayang mga pamamaraan ang nararapat mong gawin sa iyong pagbabahagi? Okay, ituloy natin ang gawain sa pagtuto bilang 5. Gumuhit ng puso sa band paper. Panibagong band paper na ulit ito, ha? Okay. Sa loob ng puso, magsulat ka ng 4 na pamamaraan na nararapat mong gawin sa iyong pagbabahagi. Okay. Susulat ka ng 4, ha? Hindi na ikaw mag-drawing sa loob ng puso. Magsusulat ka ng 4 na pamamaraan na nararapat mong gawin sa iyong pagbabahagi dahil natutuwa ka sa mga talento mo at kakayahan dahil nagagamit mo ito para matupad ang iyong pangarap o nais sa buhay. At nais mo rin ipagmalaki ito sa iba. Kaya, ikaw ay nagbabahagi. O sulat mo yung pamamaraan para maisagawa mo yung iyong pagbabahagi. Okay, para sa ating gawain sa pagtuto bilang 6, pag-aralan ng bawat larawan. Suriin ang may wastong pagbabahagi ng pangarap at talento. Okay. Tingnan natin ang letrang A. Itong letrang A. Ito ay ang bata ay sumasayaw. Siya ba ay nagpapakita ng wastong pagbabahagi ng pangarap at talento? Opo, hindi po. Okay, lagyan natin ng check kung nagpapakita siya ng wastong pagbabahagi. Pag hindi naman, ay X. Okay? O letter A, letrang A. Ito ba ay nagpapakita ng wastong pagbabahagi ng pangarap at talento o hindi? Check o X? Okay, ang tamang sagot ay check. O, letter B. Ito naman ang letter B. Ito ay kasali sila sa basketball team. Meron dito nakalagay na champion. Okay, yan ba ay nagpapakita ng wastong pagbabahagi ng pangarap at talento o hindi? Check o X? Okay, ang tamang sagot ay check. Sumunod, letrang C. Ito ay ang bata ay kumakanta. Yan ba ay nagpapakita ng talento? Wastong pagbabahagi ng pangarap at talento? O hindi? Check o X? Ang tamang sagot ay check. Letrang D. Ang mga bata ay nag-vandalism sa pader. O pag sinabing vandalism, sila ay nagsusulat, nagpipinta sa pader. Okay, yan ba ay wastong pagbabahagi ng pangarap at talento o hindi? Check o X? Ito ay X. Dahil kung ikaw ay magaling gumuhit, hindi ka
magsusulat o magpipinta of the drawing sa pader dahil hindi ito maganda at nakasisira ka ng property ng iba. Okay. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang pito, basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Piliin ang letra ng tamang payag tungkol sa mga bagay na maaari mong gawin sa bawat sitwasyon. Okay? Number 1. Si Rosel ay nangarap na maging isang mahusay na pintor. Gusto niya makilala sa larangan ito. Paano niya may pagmamalaki ang kanyang pangarap? A. Mananahimik na lamang. B. Lilikha siya ng magagandang obra. C. Gagayahin ang ginawa ng iba. O D. Hindi na lang gagawa. A, B, C, o D. Ano ang tamang sagot? At ang tamang sagot ay ang letrang B. Lilikha siya ng magandang obra. Okay. Number 2. Okay, tingnan ang larawan. Anong ginagawa ng bata? Okay, siya ay gumuguhit. Si Isay ay isa sa mahusay na mag-drawing sa kanilang klase. Paano niya ito na ibabahagi sa kanyang kaklase? A. Tumigil na lang sa pag-aaral. B. Sumama sa mga kaibigan sa labas. C. Maghanap agad ng trabaho kahit hindi nakapag-aral. D. Tumulong sa mag-aaral na nangangailangan ng tulong. A, B, C, o D. At ang tamang sagot ay ang letrang B. Okay, number 3. Mahusay umawit si Elmo. Paano niya may pagmamalaki ang kaniyang talento? A. Hindi na lang sasali. B. Aawit sa loob ng bahay. C. Magtatago kapag may nakakarinig. D. Sasali sa patimpalak sa kanilang barangay. A, B, C, o D. At ang tamang sagot ay ang letrang B. Sasali sa patimpalak sa kanilang barangay. Okay, para may pagmalaki niya ang kanyang talento. Number 4. Tingnan niyo yung larawan. Okay, ilan sila? 2. Sila ay kambal. Anong ginagawa ng kambal? Hindi sila naglalaro. Sila ay nagsasayaw. Okay. Sina Dana at Kara ay kambal. Ginagamit nila ang kanilang husay sa pagsayaw upang makatulong sa kanilang mga magulang. Paano kaya nila ito nagagawa? A. Pagsayaw sa mga okasyon na walang bayad. B. Pagsali sa mga patimpala. C. Pagsaya sa loob ng bahay. O D. Pagpapatawa. At ang tamang sagot ay ang letra B. Pagsali sa mga patimpala. Dahil sa ganitong paraan, makatutulong sila sa kanilang magulang kasi minsan ang patimpalak ay mayroong premyo. Hindi lang medal o trophy. Okay? Number 5. Anong ginagawa ng bata? Okay, gumagamit siya ng clay. Siya ay gumagawa ng laruan. Okay. Pangarap ni Marlon ang makabuo ng mga bagay na makapagbibigay saya sa mga batang tulad niya. Mula sa mga patapong bagay, nakagagawa si Marlon ng iba't ibang uri ng laruan na ibinebenta niya sa kanilang barangay.
Anong uri ng bata si Marlon? A. Masayahin. B. Matulungin. C. Palakaibigan. O D. Malikhain. Pag sinabi natin malikhain, gamit ang mga iba't ibang kagamitan, ay nakalilikha ng panibagong likhang singing o nakagagawa ng ibang bagay mula sa patagong bagay. Okay? O kung ano yung available na bagay. At ang tamang sagot ay ang letra D. Siya ay isang uri ng bata na malikhain. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa isa na naman nating aralin sa Aralin Panlipunan. Huwag kalimutang ipasa ang inyong output sa ating Google Classroom. Maraming salamat din po sa mga gumagabay sa ating mag-aaral sa ating aralin na walang sawang nagtuturo sa kanila para matutunan nila lalo ang ating pinag-aaralan. Salamat po hanggang sa susunod nating pag-aaral. Paalam!